Sheshani. Ayun. Ayun silaw pa niyang, napa niyang. Well, ayan so guys, for today's video, nakakuha na ba lahat ng compound or rent envelope? Ayun. Sa mga kapwa OFW ko dito sa Taiwan, happy holiday po. Ayan. Sinyeng kuala. Ayan. Happy Chinese New Year. Ayan. So guys, nakakuha na ba ng umpaw ang lahat ng mga OFW dito sa Taiwan? Ayan. So guys, yun lang ang ating pag-uusapan. Ayan. Ayan. So guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Ayan. Nilo's Vlog. Ayan. At pakipalin niyo po rin ako sa aking Facebook page, Nilo's Vlog. Ayan. So guys, hindi na nating patatagalin to. Ayan. So guys, tara at samahan niyo ako sa aking amo. At after ng work natin, bibigay na sa atin yung red envelope. Ayan. So guys, panoorin natin yung ating short video. Dito. Ayun guys. Selamat. Ini apa? 特休。 全部这个加这个年终加特休总共三五五五这不能给他算三五 Sa puntong ito, nakikipag ano pa ako kay Cheche. Ayan, pero maraming salamat. Ayun, Cheche ni! Ayun. Ayun, silaw pa niyang. Wala pa niyang. Wala pa niyang. Nasa zikot. Cheche, sinyang kuwela. Sinyang kuwela. Okay. Okay. Ayan, so guys, uwi na tayo. Bye-bye, Lapanyang. Bye-bye. Guys, uwi na tayo. So, yun guys. Ayan, nabigay na sa atin ni Lapanyang at ng kanyang anak. Yung ating red envelope. Yehey! Ayan, so, ito po yung pinakahihintay ng lahat. Ang hongpao or red envelope na lagi pong binibigay tuwing Chinese New Year. Ayan. Taiwan lang ang malakas. Ayan. So guys, nung Pasko wala tayong natanggap, pero ngayong Chinese New Year meron tayong natanggap. Ayan. So guys, sa mga bago pa lang dyan, so ako ay mag-isa lang pong operator sa kanilang company. Small business lang po kasi ang company ng aking amo. At wala po silang sariling item o ginagawa, produkto. Ayun. Bali ang trabaho ko doon po ay metal polish. Nagpapalis po kami ng mga
bakal, aluminum, alloy, stainless. Yun po yung mga pinapolish namin. Sa mga hindi nakakalam yung mga polish, ito po yun yung mga bakal na bagong cut. Bagong cut, halimbawa po, gunting po to. Ayan. Bigyan na kayo ng halimbawa. Gunting yan, di ba bakal yan. Pag kinat po yan sa machine, yung mga gilid po niyan, matatalas po. Matatalas po. And then, doon sa amin ipaprocess, mawawala po yung matatalas na yan, doon sa amin ipaprocess sa aming mga makina. Tapos, yung iba po, bakal po, puro kalawang. Puro kalawang po siya, bakal po. Gagawin pong, parang stainless, gagawing makintab po yan. Mas makintab na makintab. Ganun po yung ginagawa namin doon sa trabaho. Ayun. Short lang po yun paliwanag ko. Ayun. Lahat po, aluminum, stainless, alloy, bakal. Yung bakal na mga kinakalawang. Ayun. Karamihan mga tornilyo po ang pinapolish po namin doon. Yung iba po ay parts po na mga sasakyan. Ayun. Pinakamalaki pong item, ganun kalaki. Ayun, so guys, hindi ko na patatagalin. At alam ko, naghihintay na kayo kung magkano yung ating natanggap na humpaw. Siyempre, i-reveal na natin. Di ba? Kaya nga ginawa ko itong video na to. Ayun. At sa susunod na video natin, gagawa tayo kung magkano na ngayon ang basic salary dito sa Taiwan. So guys, ngayon pa lang, eto, i-reveal ko na sa inyo kung magkano yung ating naging humpaw. Naging humpaw. And then, so guys, yung humpaw ko guys ay isinama nila rin dito yung 7 days na hindi ko nagamit sa bakasyon. Yearly po. Yearly po, binabayaran po sa akin ng aking amo yon. Kaya, pinagsasama-sama na po nila yung aking matatanggap dito. Ayun. Nakikita nyo naman doon sa video, nag-sign ako, naka-logbook. Kasi, siguro, kinukuha nila, minamonitor nila lahat yung mga nilalabas nilang pera. Kaya, ganun. Yun. At eto na nga. Samahan nyo ako guys magbilang. Siyempre bilangin natin, di ba? Para excited naman ng lahat, di ba? Hindi, sinishare ko lang po ito, hindi po para ipagyabang. Ayun. Hindi ko po sinishare to para ipagyabang. Ito lang po ay content lang po kasi nga totoo namang nangyari. Ito naman po ay pasasalamat ng mga amo na sa mga employee niya, o di ba? Kaya hindi ko po ipinagyayabang tong ano to. Deserve ko lang po to. Deserve ko lang makatanggap ng ganito kasi nga isa lang po ako nagtatrabaho sa kanila as a factory worker sa isang small business, family business. Ayun. Kaya sa mga bago pa lang, hindi ko po ito pinagyayabang. Ayun. So guys, gusto ko lang may share sa mga kapwa OFW ko dito. Siyempre, gawin po natin yung trabaho natin. As a operator, gawin natin ang tama, hindi tayo nakagawa ng mga NG. Sikapin natin po na ma-improve pa yung ating trabaho para sa ganun, pagkatiwalaan tayo ng mga boss natin o amo. Ayun. Yun lang may sasuggest ko. Para sa ganun, pagdating ng Chinese New Year, di ba? Siyempre, yung nanay niya at yung anak niya, siyempre tatanong, magkano ba yung bibigay natin? Di ba? Ganun naman sila eh. Malalaman nyo din naman. Siyempre, parang ano yun. Ito kasi parang bonus na ito. Yung parang bonus. Siyempre kung magaling kang magtrabaho, siyempre bibigyan kanila ng
malaking bonus. Saka syempre, once na nagtatrabaho sa kanila, magaling ka at pinagkakatiwalaan ka nila kahit umali sila, hindi ka nalang bibitawan. Ayun. Hindi ka nalang bibitawan. Ayun, so guys, alam ko, nainip na kayo. Ayun, so guys, ito na nga. Re-reveal na natin. Syempre, samahan nyo akong bilangin ng ating naging hompaw. Ayun, red envelope. Ayan. Ayan, so guys. Ayan, lalabas ko na. Ayan, so guys. Malulutong siya, guys. Ayan. Sobrang nipis. Ayan. Sobrang ano, maninipis yung pera, guys. Ayan, oh. Pero makapal siya, guys. Ayan. Siyempre, bilangin natin. Wala pa naman akong fingerprint, guys, oh. Ayan, oh. 1, 2, 3. Ang hirap ano, nagkakadoble kasi. Ano, ang hirap na hirap ako. 4, 5, 6, 7. Ay, nako. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ayan, so guys, 35,000. So, ayan, guys. Yung 10,000 po, yun po yung bayad nila sa akin sa aking 7 days na hindi ko nagamit for vacation. Hindi ko siya nagamit. Hindi ko naman ako nag-absent ganun. Kaya automatic yung aking hompaw ay 25. 1 month salary po ang binigay nila sa akin na bonus. Kaya, yung total po lahat, pinagsasama nila, ay 35,000. O, diba guys? Ayan, 35,000. Kaya, sobrang bait ng aking amo. Kaya, laupan, shesheni. Ayan, shesheni, sinyeng kuala. Ayan, happy Chinese New Year. Ayan, so guys, at, sa mga bago pa lang dyan, bago tayo mag-end ng ating video, ayun, shout out nga pala natin ang mga supporters natin at subscribers sa ating Facebook page. Ayan, shout out po kay Mylin Orbeta. Shout out din po kay Maricel Chanel. Ayun, shout out din po kay LeBron James. Shout out din po kay John Loverboy. Ayun, laging nanonood. Shout out din po kay Claudine Mendoza. Shout out din po Rodeline Shubal. Shout out din po Carbonel Reci. Shout out din po kay Annalyn Pancho. Shout out din po
kay Mami Rose Regencia. Ayan, lagi po nagpapatawa sa ating live stream. Shout out din po kay Rachel Ann Domingo. Shout out din po kay Lalabs Vlog. Shout out din po kay Noemi Batingin. At shout out po kay Julie Paragas. Shout out din po kay Mark Gregory Paragas. At shout out din po kay Ruth Abrio. Shout out din po kay Choi Inato. Ayan. Shout out din po kay Raymond Guapito TV. At shout out din po kay Carbonel Reggie. At shout out din po kay Ma'am Rina's Adventure. At shout out din po sa lahat ng Team Kaagapay. Ayun, shout out po sa inyo na solid supporters sa Nilo's Vlog. Ayun. At shout out din po sa aking kapatid na si Kat Cindy, laging nanonood from Qatar. Ayun. Shout out din po sa mga subscribers natin diyan sa Pangasinan, sa Leyte, at sa Cavite at sa Maynila. Ayun, shout out po sa Nueva Vizcaya. Marami din po tayong diyan mga subscribers na nanonood at thankful po ako sa kanila kasi hindi po sila nagsasawa sa aking mga video. Ayan, shout out din po sa mga kasama natin sa Fishing Adventure. Ayan, shout out po sa inyo. Hindi ko matandaan yung pangalan, guys. Ayun. Basta shout out po sa inyo. Lagi ko na kasama mga isda. Hindi ko ganong kilala yung mga pangalan nila, pero laging natin nakakasama mga isda. At maraming salamat sa inyo, guys. At maraming salamat din po sa opportunity dito sa Taiwan. Nagpapasalamat po ako na malaking tulong ito sa kabuhayan. Diba? Shout out din po sa nag-iisa kong anak na si Princess. Ayun. Kaya ako nandito para sa kanya ito. Mag-iipon tayo. Siyempre gusto ko makatapos ng pag-aaral. Ayun. So guys, hanggang dito na lang at baka kung ano pa mangyari. Ayun. Salamat po at siyempre i-save na natin 'to. I-save na natin 'to sa ating backbook sa Pinas. Para sa ganun, pag-uwi natin, meron tayong madudukot. Ayun. Payo ko lang sa mga OFW, magtago tayo ng ating savings. Para sa ganun, hindi tayo kawawa pagdating ng panahon. Pag-uwi natin sa Pinas, meron tayong huhugutin. Hindi po lahat dapat ipinapadala sa Pinas. Kailangan natin mag-impok. Hindi po tayo permanente dito sa abroad. Kaya, yun lang guys. Bye-bye. Salamat po.